pansin-pansin naman ang pagsunod ng mga tao sa pinairal na physical distancing sa mga public transport, particular na po sa MRT at LRT. Sinilip po namin at samahan niyo po kaming silipin ang pangyayari dyan sa MRT, LRT, kani-kanina lamang. Narito po ang aming report. Ito ang mga istasyon ng MRT ngayon. Kapansin-pansin ang pagsunod ng mga tao sa pinaiiral na physical distancing. Sa LRT station naman na ito sa Roosevelt, Quezon City, makikita ang pagdami ng tao at paghaba ng pila kada minuto. Pero ang karaniwang problema ng mga commuter, wala raw silang masakyan papunta sa mga istasyon ng tren, kaya ang ilan sa kanila napipilitan na lamang maglakad. Bali, mayroon pong nagmagandang loob lang po na naghatid sa akin, na nakisabay lang po ako sa kanila. Tapos dito po ako binaba sa kabila, tumawid na lang po ako rito. Naglakad lang po kami punta dito, ma'am. Sana po, mabalik na sa normal yung ano. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan, kapansin-pansin ang pagsunod sa physical distancing ng lahat. Sa unang araw ng pagpapatupad ng General Community Quarantine sa Metro Manila, ito ang lagay ng MRT at LRT station maging ang P2P bus. Sa MRT station na ito sa North Avenue, Quezon City, mahigpit ang pagbabantay para masunod ang physical distancing. Nakamonitor naman ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng magiging problema ng mga mananakay. Ngayon po ang unang araw, lahat po ng mga primary, secondary roads, major thoroughfares na maaari pong pag-abangan ng ating mga commuters ay minomonitor po ng transport agencies. Sinimula na rin ang pamahalaan ng pagpapatupad ng cashless payment sa pamamagitan ng isang mobile app para sa mas mabilis sa pagsakay ng mga pasahero. Yung mobile apps serves two purposes. Una, yung sinasabi ko kanina na online booking. Ibig sabihin, matitrace natin yung travel history ng pasahero. Pangalawa, yung pagbabayad cashless na rin through the mobile apps. Yung po ang pinupush natin dito. Iginiit naman ng pamahalaan na hindi pag-uusapan ngayon ang pagtaas ng pamasahe sa gitna ng krisis na kinakaharap ng ating bansa. Wala pa po. Kasi alam natin na we have to be on the side of the commuting public on that issue. Kasama si Mel Platero at Alan Esguera para sa Tutok-Tok ko COVID-19 Update. Kim Firmalino, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Kim Firmalino. Ayan ho, ha, sinilip ho namin kanina yung kasi nga, expected ho ng mga kababayan natin, hindi masusunod ang social distancing, physical distancing. Dahil lang wala pang COVID-19, ang hindi mahulugan ng karayom. Maghulog ka ng barya dyan, di mo na makikita eh. Diyos ko po. But anyway, nasunod pa rin. Kaya maraming salamat na rin sa ikang sa mga kababayan natin na sumunod sa tinatawag na social distancing dyan sa MRT, LRT.